TV Radio， TV Radio。Eto na ang pinakabagong tulugan ng bayan kung saan on the spot ang tugon ng mga batikang abogado at kinauukulan para himayin ang inyong mga hinaing. Rekta kay Attorney Belica. Hindi lang basta payong legal, kundi agarang serbisyo ang hatid sa mga tagapakinig. Rekta kay Attorney Belica. Kasama si Attorney Jeremiah May Belica at Attorney Jackie Gan. Mabilis na pagtugon, rektang aksyon. Rekta kay Attorney Belica. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Monday na naman, and so let's start the week right kasama ang pinakabagong programang aabangan nyo tuwing Lunes ng umaga. Ako po si Attorney Jackie Gan at kasama ko po ang walang ang nag-iisa, ang walang katulad. Pastor ni Attorney Jeremiah Belica, kamusta po? All right. Magandang umaga. Maraming salamat, partner. Nako, ito na, second week na natin. Talagang kapasalamat tayo sa lahat ng mga sumuporta sa atin last week, no? So, kaya samahan niyo po kami ngayon ni partner Attorney Jackie sa programa kung saan mabilis ang pagtugon at rekta po ang ating aksyon. Ito po ang Rekta kay Attorney Belica. Live tayong napakikinggan ngayon sa mga himpilan ng Live TV Radio sa DZJV 1458 Radio Calabarzon at DWZB 91.1 FM Palawan. Saan pa tayo napapanood, partner? Tayo ay napapanood din, partner Attorney Jackie, sa Live TV God's Channel of Blessings, sa Channel 33, sa Channel 20. And ang kumpletong listahan po ng mga channel, kasi iba-iba yan, Attorney Jackie, yes. Minsan, ano? Yan, hoy, naka-flash sa ating pong mga screens ngayon. Mapapanood nyo din po kami sa live stream ng mga social media platforms, ang Facebook page ng Light TV Radio at Light TV God's Channel of Blessings. At syempre, sa personal pages po namin, lalo-lalo na sa aking TikTokrist na partner ngayon, ano? Makikita niyo po kami diyan. Mapapanood po tayong live. Kaya speaking of that, Attorney Jackie, last week ay napakadami nating nakuhang mga positive comments, yeah. Ano? So, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nagpapabati at yung aking barbero mismo, si Barber Glenn. Na saludo ko at salamat na nakadagdag na naman ng konting pogi points daw. Yeah. Yes. Na okay, sabi lang ng misis ko diyan. Okay. So. Actually, Attorney, ang dami nga po nating mga shares at comments sa ating live stream sa Light TV God's Channel of Blessings. Ganun na din po sa mga iba't iba pang himpilan ng radio station at the same time sa TV. Maraming salamat po sa lahat ng nanood, sa lahat ng nagpapabate, binabati namin kayo. Para shortcut, ano? Yes. Sa lahat ng nagpapabate, binabati namin kayo. Lalo na yung mga kaibigan natin dyan na nakikinig at syempre Attorney Jackie, doon sa mga sumuport at umantabay doon sa mga storya na ating ibinahagi. Yes. Ano, no? Last week ay dalawang ina ng tahanan na magkaibang storya. Ang isa ay patungkol sa kanyang anak na na-addict sa gaming, no? Na-addict sa games, no? Ang pangalawa naman ay patungkol naman sa kanyang anak naman na naka-experience ng molestia, no? Yeah. Sexual molest. And tayo nagpapasalamat at meron tayong mga updates dyan. Next week, no? Sila i-feature natin yung mga updates na nangyari dyan sa kanila. Kaya naman, partner Attorney Maya, welcome po ang ating programa sa lahat ng mga nais dumulog. Kaya naman po, kung kayo po ay may hinanaing, maaari po kayong magpadala ng email sa rektad.belica@gmail.com. Maaari rin po kayong mag-iwan ng comment sa aming live stream.
sa Facebook page ng Light TV Radio, Light TV God's Channel of Blessings at sa mga personal naming page. At kung nais nyo naman pong panatilihing confidential ang inyo pong pagkakakilanlan o identity, maaari rin po kayong mag-send ng personal message sa Facebook page ni Pastor Ernie. Hanapin nyo lang po siya, Attorney Jeremiah May Belhica. Okay, so tandaan niyo po yan, no? Sa napakadami na talaga mga platforms ngayon, Attorney Jackie, yes, na tayo ginagamit din para sa ating serbisyong pagpubliko. Okay, so ngayon naman po ay tayo ay tatalakay sa ating pong concerns. Sa ating pagbabalik, no, tayo po ay tutungo na sa unang concern na linapit sa atin dito sa ating programa. Kaya wag ho kayong aalis. Babalik po tayo dito sa Rekta kay Attorney Belhica. May problemang legal sa mga ahensya ng gobyerno o pribadong kumpanya? Rekta kay Attorney Belhica. Pinakabagong dulugan ng bayan kung saan on the spot ang tugon ng mga batikang abogado at kinauukulan para himayin ang inyong mga hinaing. Kasama sila Attorney Jeremiah May Belhica at Attorney Jackie Gan. Live tuwing Lunes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa Light TV Radio, sa DZJV 1458 Radyo Calamarzon at DWZB 91.1 Palawan. Mapapanood din sa Channel 33 at Channel 20. Tutukan din ang live stream sa mga Facebook page ng Light TV Radio at Light TV God's Channel of Blessings. Rekta kay Attorney Belhica. Alright, so tayo po'y nagbabalik sa atin pong programa. Ngayon dadako na tayo, partner Attorney Jackie, sa ating unang kaibigan, no, na nagsangguni sa atin ng kanyang concern. Attorney Jackie, ito ay patungkol sa mga storya ng mga taong tinatawag na foundlings, no? O ito yung mga persons with no known birth parents. Yes. Ito yung mga minsan ay iniiwan lamang sa doorstep ng mga simbahan. O yung isang example dyan, yung storya ni Senator Grace Poe. No? At so, attorney, alam niyo po, may finiture din sa Light TV last week. Yung batang natagpuan po sa basurahan. Yun po ay tinatawag at kinoconsider din po na foundling or persons with no birth parents, no known birth parents. Yeah, nakita ko yun, no? Talaga nakakadurog sa puso yun, no? Yung baby. I think yung kanyang pusod ay nakakabit pa sa kanyang sarili, no? So, kaya without much ado, attorney, ngayon ay makakasama natin ang isa sa mga advocates, no, ng pagtulong sa mga tao na foundlings. Kasi ang mga foundlings pala ay hindi lang yung mga bata, pero pati yung mga tumanda na sila ay hindi pa rin sila nakapagre-rehistro ng kanilang identity. Wala silang birth certificates na re-rehistro dahil sa hirap. Nako, ng proseso. Napakahirap nun kasi, attorney, bawat kibot natin ngayon kailangan ng birth certificate, lalo na pag nagsimula ng mag-aral, mag-a-apply ng trabaho. Kaya paano kaya ang gagawin nila para malutas yung kanilang legal concern? So yun ang concern ng lumapit sa atin. So tawagin na natin, kasama natin ngayon sa linya ang advocate po ng dito sa foundlings, no? Ang isa po sa mga matagal na pong tumutulong sa kanila, si Miss Iza Atika. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Iza. Good morning po. Ay, good morning po. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Attorney Jackie, and of course, my brother friend, Pastor Maya. Thank you so much for having me again. Salamat po ng madami. Nako, kami ho dapat magpasalamat po sa inyo, ma'am, no, dahil dito po sa inyong ginagawa on the foundlings, no. Ngayon siguro para sa mga tao na hindi ho nakakaintindi, can you tell us ano po ba itong foundling at ano po yung na-encounter nilang problema itong nakaraang mga taon? Mm-hmm.
Okay, so katulad po ng intro po ninyo kanina, mga foundlings ay mga batang natagpuan na hindi po talaga matrace ang kanilang families. And itong recent years, ang na-encounter ko po, sabi nyo nga po, hindi lang po mga bata ito, pero may mga bata na tumanda na po. So ang aking talagang ina-advocate po are for the adults na... tumanda na sila na hanggang ngayon ay wala pa rin silang registration. So, like sabi nga po ni Attorney Jackie, bawat kibot kailangan mo ng birth certificate. So, for the past 5 years, I've been really working hard to get the registration ng mga bata na adult na po na talagang napakahirap po hanggang ngayon. Wala pa po akong na-accomplish. Yun po. Ako. And ano ang... implication na to, Ma'am Isa, no, and Attorney Jackie, kasi ang nangyayari na to kapag hindi na irehistro yung itong adult foundling, ibig sabihin tumanda na sila, no, hindi na irehistro birth certificate, ano ho ang nagiging komplikasyon naman na to sa kanila hong pagpapamilya? Oh, wow. Okay, so like personally, I have kids now na dahil hindi pwedeng maikasal, so napilitan pong mag-live-in. Yun po isang sa nakakalungkot po, ano, pagdating po sa families, talaga pong hindi sila pwedeng walang identity Kaya I have 2 kids right now na nakikipag-live-in na lang po kasi hindi sila pwedeng ikasal. And like sabi po ninyo, when it comes to education, kahit simpleng test na, hindi po sila makakuha. Sa schooling, diploma, nakapagtapos, pero hindi ma-release yung diploma. Hindi makakuha ng trabaho, walang PhilHealth, walang SSS. Yan po, ang mga kaunti lang po yan sa issues namin po. So, ito ho, and we're talking about na hindi lamang pala sa buhay ng mismong foundling, no? O yung persons with no known parents. Pero pati dun sa kanilang mga nagiging anak, asawa. Kasi hindi nila marehistro ang... basically, parang yung identity mo, wala ka talagang... fixed identity. Isipin niyo po, ang anak din po nila, hindi madadala ang kanilang mga apelido dahil wala po silang birth certificate and known identity. Tama po ba, Ms. Isa? Yes po, tama po. Correct po kayo. Kaya nga sabi namin, it's a cycle. Pasa-pasa po eh, tuloy-tuloy hanggat hindi po naayos po eh. Ms. Isa, meron po ba kayong panawagan o nais pong sabihin sa mga sa ating gobyerno kung sakali man po na tutugunan para matugunan po nila ang inyong problema? Attorney, actually po, last year po, nagkaroon na naman po kami ng progress po, with the help of Attorney Jeremiah and some government offices. May naipasa pong memorandum circular ang PSA that was 2021-24 where natulungan po kami na pinadali po talaga nila, pinasimplify nila ang proseso. Ang naging issue po namin, it's been a year na ngayon, since the memorandum circular, yung mga forms na required, yung the COLB, the Certificate of Live Birth, na dapat gagamitin na for sa mga foundlings, ay hindi po nila na i-print. It took them almost a year. It was just last week na nakuha po namin ang forms. So supposed to be usad na kami, di ba? Kahit na 1 year ang itinagal ng forms. But my worry po, ang aking panawagan po talaga sa PSA and sa mga local civil registry, ang worry ko po is that lumabas ang memorandum circular, but at the same time, lumabas po ang, na-approve po ang RA 11767. Okay. Wherein, ang IRR, dun sa Article 4, Section 20, kung saan nakalagay yung process of registration, ibinalik uli yung dating requirement na supposed to be itinanggal na yon kasi sa MC sinimplify pero nung naipasa po yung bagong batas at yung IRR about 2 months ago, nag-revert po siya uli na we are required to submit a certain document na imposible na po for adult foundling. So ang panawagan ko po, please po, for the sake po, I mean, they can be productive citizens ng ating bayan. Okay. Pero hindi po sila makausad because wala silang birth certificate. Yeah. So it seems like talagang seryoso itong situation at problema natin. Yes. Ito ay, siyempre ang gusto natin talaga dito, Ma'am Isa, tsaka
partner Jackie, mm-hmm, is mapadali na yung proseso kasi it's, life has been already too hard for them. And yes, gusto natin gawin ito na mas simple. At ang isa sa mga nagiging issue dito, kung hindi ako nagkakamali, Ma'am Isa, is yung certification normally na nanggagaling mismo sa barangay na kung saan, oo, kung saan siya natagpuan, eh kung ang tao ay 60 years old na, no, 50 years old, eh syempre baka si barangay chairman ay hindi pa pinapanganak that time. That's true. Hindi sila makapag-issue ng certification. And this is just an example, no, nung ilan sa mga kanilang issues. Sige po. Sorry, attorney. Yung sa IRR ngayon, ang specifically hinihingi nila sa amin is the affidavit of the finder, the person who found the founding. Which sabi niyo nga, kung 60 years old na yung tao, so 80 years old, baka patay na yung finder. Saan pa kami kukuha ng affidavit ng finder? Yun po. Okay. So, I think yung mga ganyang mga bagay ay maaari hong i-clarify mula doon sa IRR, no? Kaya mahalaga din na sila yung makapaglabas. Anyway po, Ma'am Isa, meron ho kaming clip na ipapakita patungkol po sa isa ho sa mga foundlings, no? Adult foundling, na upang mas ikwento niya ang kanyang story at nararanasan. And mamaya naman ay pakikinggan naman natin ang panic ng gobyerno, no, ng PSA at kung ano ang kanilang mabilis na ginagawa na ngayon. Sige, pakinggan po muna natin ang clip na ito. Humihingi po kami ng tulong about sa papel namin na magkaroon po kami. Magkaroon po kami ng karapatan na magkaroon ng papel tulad ng para hindi naman kami magmukhang muang-muang sa mundong ito. Mm-hmm. Tapos sana po dinggin po nila yung hiling namin na galing po sa puso namin na matupad po yung matulad ng obligasyon namin para magkaroon ng papel para na kami karapatan na makapag-eskwela, makapag-trabaho, na kahit sa ibang tao na maliit lang yung problema nila pero para sa amin malaki kasi kalahating buhay namin yung nakasalalay, hindi kami makapagtapaw ng tama, hindi kami makapag-spela ng, hindi kami makapagtapos. Kaya humihingi po kami ng tulong na galing po sa buong puso namin na magkaroon at payagan na po at matupad po yung mga pangarap namin sa buhay. Okay, so partner, talagang na durog ng puso. Ng puso, Ma'am Isa, no? And I think yan po si Ma'am Julian, si Miss Julian Magleo. And I think yung pangalan niya ngayon, sinasabi natin ang name niya, eh ito ay wala pang birth certificate. Yun. At ito po ay personal na experience po niya. Opo. And makakasama po natin mismo si Ma'am Julian maya-maya lamang. Pero Ma'am Isa, wag ho kayong tumigil sa pag-monitor sa amin sa radio. Pakakawalan lang ho namin kayo ngayon. Subalit, okay. Para makausap po natin si Ma'am Julian. Pero meron ho ba kayong gustong sabihin po sa atin hong mga opisyalis po ng gobyerno na tulong na pwede natin mailapit ang rekta? Yes po, sa ating mga government officials, first of all, malaming salamat na po dun sa mga tumutulong na po. Meron naman po, hindi lang po nagkakasundo-sundo. Ang pakiusap ko lang po talaga, I mean, you know, give these kids hope. Like I said, malay nyo, di ba, Senator Grace po, yeah. Kinikitil natin yung hope ng mga tao and yung possibility of them really being productive citizens. So ang pakiusap ko lang po, tulungan po natin ang mga batang ito para po makamove on na po sila sa life. So yun lang po ang aking hinihiling po for the foundlings po.
Yun okay. Po. Maraming salamat po, Ma'am Isa Tika, Maria Isabel Tika, ang advocate po natin sa usapin po dito sa mga foundling, and we truly appreciate your ministry, kayo po ng inyo pong asawa na si Pastor James Lee. Maraming salamat. So, wag ho kayong tumigil sa inyong ginagawa, at kami po ay katulong po ninyo dyan. Ngayon, partner, makakausap naman natin, no? Yung mismong si Miss Julian, para maghingi tayo iba pa mga clarifications, mm-hmm, questions sa kanila. Pero, ano ba palagay mo dito, Attorney Jackie, yung legal implications nito of them not having the birth certificates, aside doon sa naikwento sa atin? Actually, Attorney Maya, I was thinking about it earlier and I realized identity is very important for a person. Not only legally, but at the same time, morally. Kasi this is what you are known for, and the fact that you are not identified as legally or officially by the PSA, it only means na hindi ka belong sa society. And this actually deprives you from so many rights. Yun nga, di ba? Isipin mo, magtatapos ka, mag-aaral, magpapakahirap ka, but you will not get an evidence or a proof that you actually finished schooling. Sa schooling mo. Hindi lang, hindi ibig sabihin, hindi lang doon sa iyong kapanganakan, pag-aasawa. Yes. Sa eskwela, no, nag-aral. And nagpapasalamat naman tayo, may mga schools na tumatanggap pa rin sa kanila kahit wala sila nung kahit mga identities. Ang problema po, attorney, hindi sila nakaka-graduate paminsan. Tinatanggap sila, but it is actually now a requirement for graduation. Bukod doon, attorney, isipin mo, no, kahit anong trabaho, hindi na nila mapapasok. Kahit na yung sinasabi nating mga blue-collar jobs ay hindi na tumatanggap ngayon ng mga taong walang birth certificate at hindi sila registered. Ang kadahilanan nun, partner o attorney, is because they want also to be secured and safe yung mga businesses and na meron ngayon. Because they want to prevent people na may masamang balak or yun nga, identity theft. Tsaka yung sinabi nga kanina, sinabi nga kanina na ano daw, na gusto magpakasal, hindi makapagpakasal. Isa anyway, pa yun, yes. Attorney, I think medyo nagkakaroon lang ng signal problems. Pero siguro mag-proceed na tayo dun sa ginawa ng RECTA ngayon. Ano? So, dahil nakuha po natin itong concern po nila, tayo po ay lumapit sa Philippine Statistics Authority na sila po ang lead agency pagdating po sa implementation ng registration po ng mga identities ng mga tao. At tayo ay pinagbigyan at makikita natin, no, I think it's a recorded clip. Alright. Noong kanila pong sagot at pagtugon. Sige ho, pakinggan ho natin, makakasama po natin via video si Miss Mariza Grande. Pakinggan po natin. Actually, dun sa memorandum circular na 2021-24, ito pa kasi yung latest na issuance natin regards sa foundling. Yung foundling, ni-refer na siya as person with no known parents. So, person, hindi lang siya child. Ano, it covers yung registration ng adult foundling. Kasi yun nga po yung naging problema dun sa old na guidelines po natin. Kasi under the old guidelines, yung 2012, naging child lang yon. So, may requirement ka ng sidikla. Pag yung bata is i-adopt siya, subject for adoption. But with this new memo, isinama po natin dito even yung mga unregistered certificate of live birth of all person with no known parents on or before the effectivity of these guidelines. So, malinaw po yun dun sa aming memo circular na yun na hindi na lang po ito child but also yung adult foundling. And to facilitate yung registration, ang sabi natin, yung mga in charge for registration, which is yung mga DSWD social worker, yung ating mga local social welfare and development workers, or yung mga accredited or licensed na social worker po natin, ay sila yung magkakandak ng case study para masiguro natin na itong mga adult foundling, maisama po natin po sila at ma-issuehan ng certificate of live birth of a person with no known parents.
Ayan, maraming salamat po sa representative o kasangguni natin mula sa Philippine Statistics Authority. Yes, yan po si Ms. Mariza B. Grande, ang Assistant National Statistician ng PSA. Maraming salamat, Ma'am Mariza. Alam mo, Partner Attorney Jackie, na testing ko naman ang talagang pagsagot, no, ang responsiveness talaga ng PSA. Lalo na sa headquarters nila, no, sa national headquarters, and they are very responsive. Pero napakahalaga rin kasi na yung mga offices, no, yes, yung mga regional offices at branch offices ay dapat implement nila agad dito. So kanina sinabi na ni Ma'am Mariza Grande na itong mukhang hindi na magkakaproblema supposed to be sa implementation na to, dahil pinalta na daw pala yung words na foundling into persons with no known parents. Yes. So ibig sabihin, kasi pag foundlings, normally ang dating nun ay yung mga bata, yung mga sanggol. Child, no? Yes. Pero dahil persons with no known parents, Miss General na siya, all-encompassing. Yes. Okay, so... I think siguro, attorney, ang isang pwede nating i-follow up dito with Miss Mariza ay yung requirement, regarding the requirement of needing an affidavit of the finder. Siguro doon nagkakatalo yung nagiging concern ngayon ng mga adult foundlings natin. Correct. And nabanggit nga rin niya yan, attorney, na yung mga social welfare offices ay binibigyan na ng kapangyarihan at authority na sila ang mag-conduct ng mga studies. Kasi paano kung patay na yung nakahanap, ano? And nabanggit nga niya na it could be supplemented actually through a study report ng social welfare office ng local government units. Yun naman, no? Pala. So maganda to, maganda ito. And ngayon, makakasama na natin live yung kaninang nakita natin video, call, no, si Miss Julie Julian Magleo. No? Magleo. Magandang araw sa iyo, Ma'am Julian. Ito po si Attorney Delica. Magandang araw po sa inyo, Attorney. Good morning. Good morning. Kasama rin ho natin. Good morning po. Opo, kasama rin ho natin si Attorney Jackie Gan. Miss Julie, na salamat ho kanina sa inyo pong binigay po na storya sa amin. Gusto lang ho namin sabihin sa inyo na ito po ay inaksyonan at rekta na po natin inilapit sa PSA. So, i-assist po namin kayo para madala po ang inyong mga papel doon po sa local civil registry na po. Ayan. Teka, medyo malakas yata at naka mahangin yata dun sa lugar ni Miss Jackie. Ah, ni Miss Julie. Miss Julie. Pareho sa AJ, saka iyang ulit. Yes. Okay. Ma'am Julie, meron ho ba kayong gustong sabihin sa atin pong mga taga-PSA at sa mga taga-pakinig po natin? Meron pong gustong sabihin sa mga nakikinig po sa atin na huwag po tayong mawala ng pag-asa na magkaroon ng papel na patulad ng pag-aaroon ng birth certificate para sa mga batang kailangan nito. Okay. Salamat to, Ma'am Julie. At kakawala namin kayo at medyo nasa labas ho yata kayo at medyo maingay. Pero sige ho, kami po'y patuloy nakasama ninyo dito at tatututukan po ng amin pong programa hanggang ma-i-register ho ng tama ang inyo pong mga identities po. Okay? So maraming salamat, Ma'am Julie. Sige po, any last words po? May gusto po kong sabihin na sana po matulungan po kami na magkaroon kami ng mga batang katulad po namin na foundling na magkaroon na po ng birth certificate na talagang legal na po na magkaroon ng mga batang katulad po namin na hinihiling po namin sa mga nakaupo para maisabatas yung pagkakaroon ng mga foundling ng birth certificate para hindi na kami mahirapan, kumbaga, hindi kami mahirapan makapasok sa trabaho, makapagtapos ng pag-aaral para maabot namin yung mga pangarap namin. At ang huli ko pong nasabihin sa mga katulad ko po na
na huwag mawala ng pag-asa at huwag susuko sa mga pangarap namin. At yun lang po ang gusto ko pong sabihin. Sana po matulungan niyo po kami. Salamat. Miss Julie, hindi ko alam kung nakita mo yung earlier na, yung nauna na panayam natin sa PSA. Tutulong na daw po talaga sila at ito po'y ngayon ay i-resolve po nila para ho mas lalong bumilis ang inyo pong pagpoproseso. Sige ho, marami pong salamat. Po. Marami pong salamat. Marami salamat din po sa oras. Mag-ingat ho kayo. God bless you po. Mag-ingat din po kayo. God bless. Okay, partner. Yan, alright. So, partner. Okay, so partner, at ngayon ay narinig natin, no? Nakarinig natin si Miss Julie Ann Magleo, yes, no, sa kanyang storya. At tututukan natin ito sa ating programa at patuloy tayong makikipagtulungan sa PSA at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kaya huwag ho kayong aalis. Attorney, tayo ay magbe-break muna. Yes, at sa ating pagbabalik, meron po tayong tatalakayin na nag-email po sa atin. Mm-hmm. Nag-email na nga legal question. Legal question. Okay, so babalik ho kami dito sa Rekta kay Attorney Belica. May problemang legal sa mga ahensya ng gobyerno o pribadong kumpanya? Rekta kay Attorney Belica. Pinakabagong dulugan ng bayan kung saan on the spot ang tugon ng mga batikang abogado at kinauukulan para himayin ang inyong mga hinaing. Kasama sila Attorney Jeremiah May Belica at Attorney Jackie Gan. Live tuwing Lunes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa Live TV Radio sa DZJV 1458 Radyo Calamarzon at DWZB 91.1 Palawan. Mapapanood din sa Channel 33 at Channel 20. Tutukan din ang live stream sa mga Facebook page ng Live TV Radio at Live TV God's Channel of Blessings. Rekta kay Attorney Belica. Alright, so tayo po'y nagbabalik sa ating programa. Tayo po'y nagpapasalamat, Attorney Jackie, sa ating mga partners na kasama, syempre, ang Third Millennium Projects, who is really in the lead sa pagpuproduce and making this show possible. And sa lahat ng mga sumusuporta po sa atin dito, marami pong salamat. Maraming mga nananalangin para sa ating, yes, programa na marami daw talagang matulungan, no? Attorney Jackie. So, nagpapasalamat kami sa lahat ng ating mga supporters. Ano? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon, Attorney, isa ito sa mga matutulungan natin, yan, na nag-message lang sa atin through email na binigay natin kanina. Kaya naman po muli, sa lahat po ng nais dumulog ng kanilang mga hinaing, maaari po kayong mag-message sa recta.belica@gmail.com. Yeah. So, okay, so, basahin lang po siguro natin ng, yeah, mabilis. Oh. Ito na, Attorney, yung tinatawag natin na payo ni Pastor ni ano. So, meron tayong mga legal at life questions. Mamaya naman meron life din naman question. Life questions. So, ito yung legal advice na hinihingi nila sa atin. Okay. Alright. Ito po ang message po. Huwag na po natin pangalaman kung sino po siya because he wishes to remain anonymous. So, ito po ang sabi. Dear Attorney Jeremiah, good day po sa iyo. Ako po si Blank, Filipino citizen na ninirahan sa Blank. Ilalapit ko po ang katayuan ng aming tinitirahan kasama ko ang aking kapatid na bunso at kanyang pamilya sa mahabang panahon. Maaapektuhan po ang aming pinagkakakitaan dahil po sa road project na ito. Masasakop ng NLEX-SLEX Road ang aming tahanan tungkol sa compensation po ang katanungan ko na i-offer ng gobyerno. May right po ba kami na i-contest ang presyo na mataasan? Ano po ba ang kaparaanan na mayroon po para po mangyari ito? Maraming salamat po sa inyong pampublikong serbisyo na Rekta sa Light TV. God bless you and your family, Attorney Jeremiah, and your new program. Okay, thank you. Thank you very much, Attorney Jackie. Ito isang legal question. I think ito yung tinatawag na expropriation, ano? Tinatawag na exercise ng power of eminent domain. So, Attorney Jackie, ang katanungan dito na ating kaibigan is paano nga kaya pagamat wala silang option, wala tayong option, kundi pumayag. Yes. Sa pagkuha ng gobyerno kung ito naman ay gagamitin sa for public use. Pero yung presyo naman, opo, no? Yung presyo naman ay
baka naman pwedeng tama at hindi naman masyadong ibababa. Mm-hmm. Ano ba, Attorney Jackie, ang pwedeng option sa kanya dito? Una po sa lahat, bago po natin sagutin ang katanungan na yan, dapat po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, kung sakali po na makaka-experience po kayo ng expropriation o kung saan hihingin po ng gobyerno ang inyong lupa na kinatitirahan o di kaya naman po lupa na inyong pagmamayari, hindi po dapat na bigla-bigla na lang itong gawin. Mm-hmm. Karapatan nyo po na bayaran po kayo ng husto at ng wasto na naayon po sa fair market value, ng inyo pong property. Ang ibig pong sabihin ng fair market value, attorney, is an amount o presyo mula sa salitang fair, patas. Yun po, ibig reasonable, makatwiran. Ito po. Ito po ay ang amount o presyo na willing po na bayaran ng buyer o ng gobyerno at willing rin po na tanggapin ng seller. Ibig sabihin yung middle ground na kung saan katanggap-tanggap, hindi one-sided. Hindi pwedeng in one-sided. In short, no? Kasi ibig sabihin kung ito ay willing naman nung taker ng property o nung buyer na kunin, pero hindi naman willing nung seller, no, na bilhin, ay hindi yun fair. And vice versa, kung ito naman masyadong mataas kasi, di ba, willing ka na maibenta sa ganitong presyo, pero hindi naman willing yung bibili kasi masyadong mataas. So, yung fair market value is yung common ground. Yes. So, yun pala ang rule nun, attorney. So, paano, no? Paano siguro niya maaari at kailan, no? Sa anong paraan niya maaaring ipagtanggol ang kanyang fair market value? Sa una po kasi magkakaroon po yan ng negotiation. Magkakaroon po ng offer ang gobyerno sa kanila po at dito po magkakaroon po sila ng negotiation settlement. Kung sakali po na hindi po sila mag-meet sa presyo na nais po nila, maaari po nila itong iakyat sa korte at doon po patunayan kung magkano po ang fair market value na hinihingi po niya para po sa kanya pong tinitirhan. Okay, so sa makatumid attorney, meron palang proseso sa korte na kahit nakuha, no, syempre sa kahit anong proceeding sa ating gobyerno ay ini-encourage na magkaroon ng amicable settlement. Ano? So ibig sabihin, pag-uusapan muna yan sa level ng kung DPWH yan, kadalasan ay nakakaroon ng usapan at doon pa lang minsan nakakaayos na. Kung hindi ka masaya, no, sa at kapatid, no, kaibigan, sa inyong presyo na ibinibigay sa inyo, ay maaari na rin i-elevate ito at isa ito sa magiging pag-uusapan, no, iriresolba ng korte kung ano nga ba itong fair market value. At there are several ways of proving fair market value. Maaring magkano ba ang preso sa paligid ng iyong mga lupa. Pwedeng mong tingnan ng assessed value ng lupa ayon sa City Hall o yung zonal value ayon naman sa BIR. O yung mga current na bentahan ng lupa nung kapitbahay mo at yung iba pang mga and so on and so forth. Ano? So, all in all, ay this is an evidentiary matter. Ibig sabihin, pwede mo itong patunayan basta you would really stand fairly din. Ano? Fairly doon sa tamang presyo lamang. Ang galing. Sa mga hindi po nakakaalam, si Attorney Maya po ay nagtuturo sa law school at ito po ang subject na kanyang tinuturo, property. Nako, batiin mo naman ang mga estudyante mo, Attorney Maya. Sa mga estudyante ko, mag-aral kayo mabuti. kasi, ano yan, attorney, talagang pagdating talaga sa usaping lupa, ay sabi nga, tayo lahat ay dumadaan lang dito sa mundo. Ang lupa ay dinatnan natin at ipapamana natin sa ating mga anak. Okay, so excited na ako, attorney, sa susunod na segment natin kasi hindi ito ang kaibahan ng ating show sa lahat ng mga dulugan ng bayan. Hmm. Dahil dito, maaari rin silang magtanong ng mga life questions. Yan, yan. Yung mga buhay at katanungan sa buhay. Anyway, Partner Jack, dahil sinabi mo na rin yan, tutungo tayo sa second question naman na idinulog sa atin, okay? Babasahin ko lang po, Pastor Ni, ito po ang nakalagay. Magandang umaga, Pastor Ni. Gusto ko lang makahingi ng advice kung paano ako makakapag-move on sa problem ko. Okay. Noong September 19, nagpa-check up ako at nakitang may anxiety and depression po ako.
Yung anxiety ko po is generalized anxiety disorder. Lahat-lahat, kahit alam kong maliit na bagay, kahit alam kong hindi mangyayari, kahit alam kong hindi dapat problemahin, pinoproblema po ng utak ko unconsciously. Nasabi ko lang sa parents ko yung diagnosis noong September 23, kaya bumalik kami ng ate ko sa ospital para mas maintindihan nila ang sakit ko. Sinabihan ako noon ng mama ko na kaya natin yan, sabay tayong gagaling. Pero sa kasamaang palad, pumanaw po ang mom ko noong September 26. Tatlong araw matapos kong sabihin sa kanila ang sakit ko. May cancer po kasi si mama. Nasopharyngeal carcinoma. 4 na chemotherapy sessions na lang po sana bago matapos ang gamutan niya. Malaki po ang naging epekto sa akin kaya kinailangan kong mag-leave sa trabaho. Hindi ako makalabas ng bahay kahit one step outside the door. Kasi yung utak ko sinasabi na hindi mo kaya. Kapag lumabas ka dyan, mamamatay ka. October 10 na po ako nakabalik ng work. Pero hanggang ngayon po ay inaatake pa rin po ako mildly ng anxiety and depression. Anytime umaatake yung anxiety ko, naiisip ko po na may something na mangyayari at baka ikamatay ko po siya. And sometimes po may mga araw na naiirita lang ako sa lahat ng nasa paligid ko. May day naman po na sobrang hyper ko, pero struggle sa pagpasok ko po kasi maraming tao inaatake ako. Sinasabi ng utak ko, baka may masamang mangyari. Sa depression ko naman, nakaramdam ako ng lungkot at bigat ng katawan. Pagod na hindi po mawala-wala kahit gaano tagal akong magpahinga. Madalas po, umiiyak ako at umaabot siya ng isa't kalahati hanggang 2 oras. Madalas din, after akong atakihin ng anxiety, susunod yung depression ko and then maaalala ko si mama and magre-replay lahat sa utak ko. Simula nung malaman niyang may sakit ako hanggang sa libing niya po. Gusto ko lang pong malaman, Pastor Ni, bukod sa medical care, ano pa po ang pwede kong magawa para masolusyonan ang problema ko? Salamat po. Thank you. Sa katanungan na yan, yan ay si alias Sharon. No? Sharon, thank you for opening up sa amin at sa pagbibigay mo ng iyong katanungan. And gusto ko muna sigurong, Sharon, bigyan ng konting perspektibo, no, yung itong depression at itong anxiety. Dahil kadalasan, lalo na dun sa mga generation na nauna sa atin at kahit dun sa generation ko na din, dinidismiss ang mental problems, no? Yung tinatawag na yung anxiety and depression, sinasabi, hindi, ano ka lang, mahina lang ang iyong loob o mahina lang iyong resolve. At sinasabi, hindi naman daw totoo at tunay na sakit yan. Which actually aggravates even more, no? Ang suffering ng mga tao na talagang dumadaan sa anxiety at sa depression. Well, sa mga practices ngayon ng medisina at ng mga iba't ibang mga eksperto, ay talagang, Sharon, ay sinabi nila na ito ay isang, kumbaga, isang butas na kinahuhulugan natin mentally. At totoo ito, no? Ito ay pinagdaraanan ng napakaraming mga tao, although this can be a temporary situation na pwedeng ma-address, no? Yan ang maganda dyan. Pero at the same time, pwede rin de pala ang depression ay maging temporary nga pero tumagal ng kahit ilang taon, no? So, that having been said, whether ito ay medical problem o ito ay psychological problem o ito ay isang problemang spiritual, hindi nalalayo ang Panginoon sa iyong pinagdadaanan. At gusto ko lang sabihin sa iyo ilang mga bagay, no, Sharon, no? Una, you are never cut off from God. Wow. Yan ang unang tandaan natin, no? Kahit anong bigat at lalim ng ating nararamdaman at sinasabi ng ating isip sa atin na mapapahamak ka, baka ganito mangyari sa iyo, but one thing is real and for sure, God will never leave you and He will never forsake you. Yun ang sinabi niya sa kanyang salita at yun ang kanyang pangako. Ibig sabihin, ang number two ay you are never alone. No, hindi ka mag-iisa kailanman.
At sa mga tao na nadidepress at may anxiety, ang pinakamalaking fear at feeling na to ay hindi ako naiintindihan ng mundo. We shut ourselves in that small room of our hearts and sabihin natin, hindi niyo ako naiintindihan, no? So, pag ganun, ay hindi rin tayo maabot ng ating mga mahal sa buhay at hindi rin natin sila maabot. So, hindi rin tayo makakonect sa kanila. But, more importantly, Sharon, what is true and what is real is not based on how we feel. Hindi nakabase sa ating feelings. I do acknowledge what you feel, the sorrow that you feel, the fear that we feel, and that is true. But, the truth of God is stronger. His love and His faithfulness is fixed doon sa krus ng Kalbaryo at napatunayan na. Ibig sabihin, kapag tayo nalulungkot, sabihin, pwede pala natin gayahin si David na sinabi niya, "Why so downcast, O my soul? Put your hope in God." Ibig sabihin, ang soul niya is kanyang emotions, kanyang iniisip. Pwede pala natin kausapin, sabihin mo, ito ang nararamdaman ko, pero pakiramdam, pero kaluluwa ko, isip ko, tumingin ka muli sa Panginoon dahil not because I feel this pain or not because I feel lonely does it mean that God already abandoned me. So, two things na gusto kong activities na pwede natin gawin. Ano? Una, bantayan natin yung isip natin. Bantayan natin kung ano pumapasok sa isip natin. Hindi natin mapipili ang pumapasok sa isip natin, pero pwede nating isipin at hulihin ang sarili natin. Oops, bakit ko nga pala iniisip ito? Diba? Hindi mo masisisi ang ibon na dumapo sa ulo natin, pero pwede mong paalisin kapag ang ibon na to ay hindi welcome sa iyong isip, no, sa iyong ulo na pumatong. And secondly, very important that we can choose our activities and our community. No? Huwag kang pupunta sa mga lugar na alam mo na ito'y makakadagdag sa iyong kalungkutan, at pumunta ka rin sa mga tao at sa mga activities that would strengthen you. A community that loves God and believes in God and who loves you dearly will help you a lot. Huwag tayong pupunta sa mga tao na lalong magpapalungkot sa atin. And lastly and most of all, speak God's encouragement in your life. Kausapin mo yung sarili mo. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Pinananampalatayaan kita. And as you journey along this depression stage, the Lord has the power to heal you, not just temporarily, but to heal you permanently and to walk through you, walk through this life with you all throughout. So Sharon, we will continue to pray for you and we know that God loves you dearly. Ayan. Alright? Wow. So, sa mga nagkakaroon ng depression, tandaan po natin yan. Napakaganda nun. Alam mo, attorney, ang aking nakuha dun is that as we guard our minds and hearts, and as we help ourselves, the Lord will take care of us and the Lord will heal us. That is truly inspiring and encouraging for everyone who is watching and listening to us right now. And so, Pastor Ni, hindi na natin ito patatagalin pa kasi meron pa tayong isang pag-uusapan. Yan. Pinakahuli na lang, nabasa ko kasi ang last column mo sa dyaryo kung saan you talked about a bill that was recently passed or not passed yet. It was filed. Filed and being proposed by one of our congressmen. Can you tell us more about it, Pastor Ni? Oo, Attorney Jackie. Napapanahon to hindi lamang dahil dun sa bill, no? Pero ito'y napapanahon dahil dun sa mga recent na mga developments Diyan sa West Philippine Sea. Kasi naalala natin, Attorney Jackie, na itong nakaraang mga ilang araw, no? Yeah. Linggo na yata, last week, no? Medyo na-intensify na naman yung tensions dyan sa West Philippine Sea, lalo na dyan sa Pag-asa Island, na kung saan meron yatang ni-recover, no? Gustong i-recover ang ating mga Coast Guard o Navy na parang mga empty shells na mga rocket, no? Na kanila nakita, pero on the way na kanilang kukunin, ito ay sila ay hinarang
ng isang Chinese Coast Guard or Navy at hindi nila na-retrieve ito. At this came at the time na nandito ang sa ating bansa ang Vice President ng Estados Unidos na si Kamala Harris. So talagang tensionado na naman, attorney, at meron daw silang naririnig from the Pag-asa Island ata, yeah. No, one of the islands ng Kalayaan Island Groups, na parang mga pagsabog o pagputok na nagkakaroon ng mga ano ba yon, parang military exercise or what, no? But that having been said, merong ipinasa ang isang congressman sa ating kamara. Ito ang House Bill 6373 na filed by Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn. Si Congressman Edward Hagedorn, siya yung dating mayor ng Palawan, ano? Yes. Si Mayor Edward Hagedorn na kilala na environmentalist, no? At ngayon ang kanyang pinasang bill is to declare all low tide elevations and high tide features and the area of 3 nautical miles around the Kalayaan Island Group and Scarborough Shoal as a marine protected area. Ito yung tinatawag na KIGS MPA bill, no? KIGS ibig sabihin Kalayaan Island Groups. Yes. And Scarborough Shoal Marine Protected Area. So itong bill na to, partner attorney Jackie, ay base sa pagnanasa na protektahan ang mga 3 nautical miles around, no, that islands, ng mga Kalayaan Island Group disputed islands, at maprotektahan environmentally. So hindi siya more na bill na para i-lay claim natin yung territory kasi nasa konstitusyon na natin 'yan. Pero itong sinasabi na itong bill na to, which is maganda ang sinabi ni Congressman Hagedorn dyan, na sabi niya na dapat makahanap ng paraan ang mga bansa na protektahan natin sama-sama ang environment habang pinag-uusapan natin ang ating mga karapatan o at pinagpapatuloy ang usapin, laban, no? Yes. On territories. Kasi baka nga naman daw, sa iyong pag-assert ng iyong territorial claim, which is kasama ang Pilipinas doon, ay napeperwisyo naman ang environment. Eh, ibig sabihin, baka by the time na matapos tayo sa territorial dispute, eh wala na tayong pag-aawayan. Sira na. Kasi sira na. You have practically killed the hen that laid the golden egg, yes, sinasabi nila. So, which is, In my understanding, Attorney Jackie, sabi rin dun sa bill na according sa mga eksperto daw, no, ang 2.5% lamang ang South China Sea ay 2.5% of the entire sea surface ng buong mundo, ocean surface ng buong mundo. Pero it houses about 34% of all of the coral reefs sa buong mundo. Grabe. And dito mismo sa ating Scarborough Shoal at dito sa mga Spratlys, doon pala sinasabi, doon pala nagbubuntis yung mga isda. So, ganun kahalaga pala yung area na yan, yes. Attorney Jackie. That's why sinasabi na kinakailangan protektahan. In fact, kahit sino daw ang man ang may-ari niyan. Pero by protecting that area, Kalayaan Island Groups, and eventually ang nabanggit nga ni Congressman Hagedorn sa kanya explanatory note, ay magsama-sama ang lahat ng coastal states around the South China Sea na mag-usap-usap o protektahan natin ang environment. Kasi kung sino man ang may-ari niyan, siya rin ang makikinabang niyan. That's true. Eventually. So my take here is this, no? As we continue to debate upon the merits ng ating pong mga claim diyan sa iba't iba, we need to find a diplomatic solution of moving forward with this issue, focusing on environment. At ito ay kalinya rin mismo, Attorney Jackie, doon sa direction, no, ng pamunuan ng ating Pangulong Marcos, at naririnig ko rin si Secretary Professor Clarita Carlos na
diplomatic ways and finding common ground na kung saan pwedeng magkaisa. And I think environment, environmental protection and food security is a shared common interest by all of the adjoining states. That is okay. What I was about to say, attorney. Yeah. This is a shared responsibility. Ibig pong sabihin, hindi na nangangahulugan na kung sino lang may-ari, siya lang ang poprotekta. Dahil kapag usapang environment o kapaligiran, lahat po tayo ay involved dyan. Tama. Sabi nga ng Bible, to dust you came from, to dust you shall return. Okay, yes, so Pastor Ni. Ang bilis ng oras, partner Jackie. Ano isang ba yan? Isang oras na yon? Oo nga, parang dapat yata mga limang oras. Dito. Okay, so wala na po tayong oras, partner Jackie. Kaya naman po maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, nanood at nakinig sa aming programa. Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Ito po si Attorney Jackie Gan. At ako naman po ang inyong pastorni na si Attorney Jeremiah Belica. Tutok lamang po kayo dito. Sa susunod pong linggo ay mainit na naman na features ang ating pag-uusapan. Pag meron ho kayong nais isumbong, ilapit sa atin. Ilapit niyo po dito sa ating programa. Dahil ang programang ito ay nagnanais na magbigay ng mabilis na pagtugon at rektang aksyon na hatid para sa aming mga tagapakinig. Ito po ang Rekta kay Attorney Belica. Live TV Radio. Huwag palalampasin sa susunod na Lunes ang Rekta kay Attorney Belica. Dito lamang sa Live TV Radio.